mga certified pilyo raw sila noon. Ngayon, nabago na ang landas. O pare ko, my best friend slash partner in crime ka ba? Ang dalawang ito, magkaibigan since 2008, sina Kort at Prince. Nakilala ko po siya noong nabunggo siya sa may stage yung nasugatan niya dito. Sabagay, oh. First impression ko lang po kay Prince po, talagang pagulo lang po talaga. First impression ko kay Kort nung nakilala ko siya, parang nainggit ako sa kanya. Siya kasi yung tipo ng tao na malapit sa mga babae. Whereas ako naman, ako naman yung tipo na pagkaharap ko yung babae, nag-tongue-tied. Pero ang mas lalo raw sa kanilang nagpasanggang dikit. Bro, chewing gum? Chewing gum? Pare ko, meron akong problema. Huwag mo sabihin na naman. Uy, gusto mo chewing gum? Tapos sinang, oh sige. Stick together kaming dalawa. Pero may mga times na, of course, pag ang chewing gum lagi mong ginagamit, lagi mong nagsasawa ka rin. Nag-away din naman kasi kami. Naging cheatmates, seatmates din daw sila. Second year high school kami. Pag magkokodigo po kasi kami, either ilalagay ko po sa papel or buong libro po yung kukunin ko. Bad influence po talaga kami. There was one time na kaming dalawa, after lunch na bored kami. And we decided na yayain yung mga matatalino naming classmate, mababait naming classmate, mag-cutting class. So kalahati ng klase, nadala namin. Silang dalawa ni Prince, nagtatakbuhan sa school. Parang mga bata, yun kasi yung takbuhan. Kasi makukulat talaga. Anong sarap, kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Kapatid, ang turing nila sa isa't isa. Kaming dalawa po yung magkasangga. Nagsishare kami ng mga problems namin. Nakikita ko yung relationship namin. Nag-grow dun. Pero may sumulpot na third party. Inlove ako sa isang kolehiyala, hindi ko maintindihan. Nagkaroon po kami ng isang crush sa isang girl. Ang usapan po namin na hindi po kami maliligaw dun sa girl kasi hindi nga po pareha po namin crush. Ngunit si Kort naging marupok. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Palitan niyo na po na naging kami na po nung girl. Siyempre, nasaktan ako ate. Promise namin sa isa't isa yun. Tapos bigla niya akong tatalikuran sa promise namin. Mas mahal ko po yung girl eh. Nandungan mo nga ako. Mati na tayo, bro. Pero hindi rin nila natiis ang isa't isa. Sige na nga. May mga moment din po kami na talagang sigawan na po kami. Muntik na magkasundukan. Hanggang sa konting tapik lang. Tapik lang. Alam niya anong meaning nun. In the end po nung hapon, nagyayaan po kami na ice cream naman tayo. And everything is sweeter the second time around. Mas naging close sila, sabay pang sumali sa Christian youth group ng kanilang high school. Tuwang-tuwa kami kasi pwede kami makagala at makakilala ng ibang babae. Nakilala din naman kami. Kung gaano kami kahilig ng chicks dati, sobra. Yun nga lang, lalo lang daw silang naligaw ng landas. Si Kort, nalulong sa bisyo. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at ibig sa tiyan. True, alcohol po, mas madami po ako nakikilala. Kaya po ako palaging napapabarkada, na napupunta sa mga yung ganggang po namin noon dati. Si Prince naman, na addict sa online games. Ang gabi, ginagawa ko pong araw dahil sa games. And to the point na mas pipiliin ko yung games kaysa kumain. Madalas din daw silang mapaaway. Halos linggo-linggong laman ng principal's office hanggang kinausap sila ng isang brother mula sa kanilang Christian youth group. Napaka big influence po ng brother po na nakilala po namin ng first year po kami. Natuto po kami magdasal, mag-attend ng mass. Sa puntong yon, unti-unti raw silang napalapit sa Diyos. Nagdesisyong iwan ang dating pamumuhay at pagsilbihan ang Panginoon. Ang magkumpare, magkasamang sumabak sa pagpapare. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito?
Sabay pumasok sa seminaryo sa Laguna kung saan binigyan pa sila ng holy names sina Brother Lawrence at Brother Peter. Noong nalaman po nila na papasok po kami, nagkaroon na po ng usapan na pag pumasok ka dyan, wala ka nang babalik ng family. Ganun. Pero sinabi ko pa rin po sa parents ko noong time po na yun, papayag man po kayo or hindi, aalis pa rin po ako. Pero marami pa rin dumating na pagsubok. Kasi may mga moment din po kasi na nagda-doubt na ako sa loob, nagkakaroon na ako ng mga crisis. Pero tinitingnan ko po si Prince nung time po na yun na parang napupush ko po yung sarili ko na sige, ipush ko pa. Kung kaya ni Prince, baka kaya ko din naman. Ang pag-deal ko sa mga temptations dati sa girlfriend, may imperfection tong babaeng to. Lumipat ng seminaryo si Prince sa Cebu, sumunod si Kort. Nagkalayo man tayo ng seminary, pero hindi pa rin yung basihan na pwede magbago yung tingin ko sa'yo. Sa ngayon, 8 taon nang ginagampanan ni Kurt o ni Brother Lawrence ang kanyang pagiging seminarista. Hinihintay na lang ang oras para maging ganap na pare. Si Prince naman o si Brother Peter, kasalukuyang nasa regency o bakasyon sa labas ng seminaryo. Meron siyang inamin sa aming team. I chose to have a girlfriend. Sana dalawang puso pa. Ano kaya ang magiging desisyon ni Prince? Tutuloy pa ba siya sa pagpapare? As of now, no. Hindi ako babalik. May girlfriend ako o wala. My decision upon having this voluntary regency, hindi nagbago yon. Ako naniniwala ako kung calling ko talaga. Babalik at babalik naman talaga ako eh. Bibigyan ko din naman siya ng maraming rason na maging masaya na ako yung pinili na at ito yung landas na i-continue niya sa life niya. Pero, minamahal ko siya. Nang tinatahak na landas sina Prince at Kort ngayon, sisiguraduhin daw nilang hindi mawawala ang kanilang matibay na pagkakaibigan. Ako, I'm very thankful to God kasi I've met an outstanding person. Kitong kaibigan ko to, madami tong imperfections. Pero if you would really know this person, he has a very big heart. And I will always treat my friend as a brother to me. Andito ka. Ako, thankful po kay Lord kasi nung nakilala ko po itong isang to, feeling ko po na naging balance po kami. Beside po sa mga talagang tampuhan, no? Kami pa rin po yung nagsusuportahan isa't isa. Samantala, para ibahagi ang mabuting aral ng Diyos, nagsagawa ng Bible study sina Brother Lawrence at Brother Peter, ipinalaganap nila ang kahalagahan ng pagkakaibigan. May kinoconsider ba kayong best friend? Ngayon, if meron kayo, gaano nakalalim ang friendship nyo? Pag ninilay-nilayan natin, ang isang Bible verse galing kay St. John chapter 15 verse 13 na nagsasabi na there is no greater love than this than to lay down one's life for one's friend. So mag-start po tayo sa isang mag-best friend at eventually napag-isip-isip na pumasok sa isang seminary. During those years, nagdaan sila sa maraming hirap, marami silang na-share sa isa't isa, pero umabot din ang punto na kinailangan nilang maghiwalay. Hanggang sa dulo, makikita nyo na lang na sila pa rin. Nakaka-inspire po kasi yung friendship po ng dalawa mag-brothers ay natungo po sila diretso kay God. Hindi po sila napasama. Yung share po nila, pwede ko pong i-apply sa best friend ko din po. Sa tuwing binabahagi namin yung storya namin, proud na proud ako. Nakapag-inspire po kami na ibang kabataan. Nagkaiba naman tayo ng path now. Support naman ako kung ano naging nagiging decision mo sa buhay. Hindi man tayo umabot sa punto na may kakornihan at kachisihan yung best friends natin. Wala man lang tayong I love you, wala man tayong mga ganon. Pero lagi mong isipin na mahal kita as kapatid. Bye.
ano ba naman ito? Ang bad influence sa isa't isa noon, nagkasama rin sa pagtahak ng tamang landas ngayon. Walang iwanan! Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS.